Yo, welcome back guys. Kali ini online po. We're here again for another content na nakakahatid na isang accurate na information para sa inyong lahat. Pero kung bago pa lang sa ating maswerteng channel, huwag kakalimutan nga mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kang updated. Okay guys, kumusta kayo? Ang ating coin for the day ay ang 1 piso 1972. Guys, hindi pa ako umiiral sa mundong ito ay ginawa na ang coin na ito 6 years ago. Now guys, alamin natin kung meron na bang napitinda nito sa online at ikukumpara ang pagkakaiba ng kanyang mga presyo at pagkakaiba. Bibigyan natin ng katwiran at paliwanag sa abot ng pag-uunawa. At bago ko lang ituloy, shout out sa inyong lahat sa patuloy na pag-support sa ating channel, especially kay Bro Beethoven, Federal Post TV Magazine. Bro, matik na ulit sa'yo. Guys, please support him also. Punta kayo, guys, check it out his channel at subscribe. He's my friend. At siya nga pala guys, disclaimer muna bago akong patuloy, makakalimutan ko pa. Hindi lang kalamba rin ito, pinairam sa akin ng aming kumare na si Maring Merla at paring Edmond. Shout out sa inyong mga asawa. So ayun guys, kasi gusto nila i-content ko ang coin na ito para nang sa ganun makapagbigay naman sa inyo ng impormasyon about sa coin na ito. So shout out sa inyo mag-asawa. Ayan, so let's go back to our topic, 1972 circulation coins. Gawa ang coin na ito sa copper zinc nickel. Edge step ay weeded at shape syempre bilog. Tumitimbang ito ng 14.28 gram, medyo mabigat dahil may kalakihan kagaya ng kargada mo. At ang kanyang diameter sukat paikot ay 33.mm at may kapal na 2.17. At ito nga niyang reverse diretso at syempre para medyo mixi ang ating video. Ayan, makikita nyo agad ang letra ng Republika ng Pilipinas at yung simbolo ng watawat ng ating Pilipinas. Sa bandang itaas yung tatlong star, Luzon, Visaya at Mindanao at ang Haring Araw at ang yung Agila at dito sa kanan yung Kabayo. Yan, tapos sa Bangko Sentral ng Pilipinas at yung year na 1972. At guys, so verse, ayan, napakasimple lang po ng pagkakadesenyo nito. Pero napakaganda. Malaki lang siya eh, di ba? Ayan. Makikita agad yung ang ating pamasambayani si Gato Serisa. Alam nyo guys, alingan sa inyong kalaman, may pagkakahawig po kami ng ating pamasambayani, lalong-lalo na po sa buhok. Medyo kulot siya, ganoon din ako. Ibig sabihin na po, pare po kami ng pag-iisip, pare kami matalino. Ayan, tapos yung kanyang pangalan si Rizal at yung value 1 piso at yung paikot na parang medyo ano bang tawag dyan? Hindi, wala na. Magas pang siya. Readed, yun. Readed and segments. At guys, dagdag information na lang. Since andito na tayo. Ang buong pangalan po ng ating pambansang bayani ay Jose Protasio Rizal Mercado E. Alonso Rialonda. Pinanganak po siya noong June 19, 1861, Calamba, Laguna, Philippines. At namatay siya noong December 1896 sa Maynila, bagong bayan na ngayon ay Rizal Park or Luneta. So ayun guys, sino ba naman hindi makakakilala sa ating pambansang bayani? Ngayon naman guys, tignan natin online kung meron naman nagtitinda nito at malalaman natin at magkakaroon tayo ng idea kung magkano nila tinitinda itong piso na ito. So ito guys, dumiretso agad ako sa Lazada at may nakita ako, ayan ang kanyang halaga, diretso lang, 3,000 pesos po. Ayan, kung i-grade ko ang bariyang ito na tinitinda sa Lazada, iskwan lang ito, very good condition lang. Pero amounting na 3,000 pesos.
So ayan guys, naniniwala ba kayo sa kanyang presyuhan nito online? Pero let's check it out. Tingnan natin kung mayroon pang ibang katulad dito na tinitinda. At ayan, sa Lazada rin, I mean, ayan, chinik ko at yan. Check natin guys, medyo loading lang. Waiting na to. Ayan guys, same with our coin. So ayun guys, sabi ko, may katanungan agad bakit. Siyempre itatanong nyo agad bakit. Yung isa 3,000 pesos ang tinda. Ito naman isa 300 pesos. So times 10 ang mas mababang presyo. So ganito lang ang paliwanag ko dyan guys. For me, ganito kasi yan. Yung isa 3,000 pesos kasi kung ikaw ay nagmamayari ng isang ganitong barya at yung sa iyong paniniwala, since ikaw ay mayari, may karapatan kang itinda ito sa ganong halaga at sa tingin mo may bibili na gano'n since international ito. Ayan, at itong isa naman ay 300 pesos. So itong pinakamababa, ayan po ang mas malapit sa katotohanan at sigurado ako na mas may bibili sa gantong halaga. At nangangahulugan lang na ang coin na ito na 1972 ay wala pang value na talagang binibili ng as a collector. Maliban na lang siguro is kung hawak mong piso na katulad nito ay error coin. Let's say for example kung yung instead of si Rizal ang nakalagay ay si Emilio Bernaldo. So ibang klase na agad. So, pwede mo nang itindihin 100,000. That's the big error. So yun lamang po ang aking paliwanag dyan. Or also if you have this kind of coin na abrian as circulated, pwede mong itinda dito sa online ng 3,000 pesos. So, alright guys. So, sana nabigyan ko ulit kayo ng mga information about sa coin na ito. Sana malinaw po kung bakit ganyan lang. Magkaiba, gano'ng kalaki ang difference ng presyo. So, guys, until next time, salamat sa inyo. Pagtambay ulit ako, bago pa lang sa ating channel, please huwag mo pong kakalimutan mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kang update. Alright guys, until next time. God bless you all. I'm out.